out here. Petragas will try it. Chang goes to Gretzel again and adjustment. The weekday. Hi guys, good day, it's me Bea, and welcome again to my channel, F2 Logistics versus Petrogas. Magsasalpo ka na. F2, makabawi na kayo sa Petrogas na mas pinarakas sila ngayon? Petrogas, mabahira na kayo ng pagkatalo ang F2 Logistics sa Group B? Bigyan po natin ng review kung sino nga ba ang lamang. Kaya before that, don't forget to like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Kung ating ang napansin ay medyo humina po ngayon ang Team Petrogas sa pagkawala nga ng middle blocker na si MJ Phillips kung ikakumpara natin sa mga last performance nila ng nakaraang PBL. Ngunit ang F2 Logistics Cargo Movers ay mas pinalakas ngayon and still undefeated ngayong conference na ito. Kaya naman medyo kakabahan dito ang Petrogas Angel. Lalong-lalo pa may chance na ngayon ang F2 makapasok sa semis kung makakapanalo pa sila ng 2 o 3 beses. At baka makabawi sila ngayon conference na ito sa Petrogas na dati na silang tinalo. Lalong-lalo pa mas pinalakas sila ngayon at may chance sila dahil wala ang magaling na middle blockers ng Petrogas sa si MJ. Kaya naman chance na nila ito. Lalong-lalo pa consistent ngayon sa pagiging open hitter nitong si Ivy Laksina na pawang matangkad na at malakas din pumalo. At kailangan mapigilan ito ng veterans player na si Maiso Puntillas, Sabete at Sultones. At magawa ng paraan ni Palma ang mga wing spikers ng F2. For me, kung magiging advantage at ating pag-usapan, pagdating sa opensa ay same level lamang ang kanilang lakas. Sa blockings naman ay advantage ang F2 Logistics Cargo Movers. Sa defense naman ay hindi nagkakalayo. Pero para sa akin, medyo advantage at mas lamang ang F2. At ating tignan kung talagang makapalag ang mga new players o new recruit ng F2 na sina Alba at De La Cruz sa mga veterans players ng Petrogas. Alam naman natin ang lakas ng Petrogas ay talaga namang kahit noon pa ay may napatunayan talaga dahil palagi itong nasasama sa championship kasama ng Creamline. Kaya kahit papano at kahit humina sila ay hindi pa rin mawawala ang pagiging champion team nito. Lalong-lalo pa galing din sa international game at fresh experience dito itong si General Cheng at si Aiza Maiso Puntillas na pwede nilang gamitin upang lumaban at matalo ang F2 kung sakali. For me, hindi basta-basta ang game na ito dahil halos parehas naman sila magaling. At kung ibibase ko talaga sa last performance sila ngayon sa conference ay lamang ang F2. Yan na lamang ang ating tutunghayan kung sino nga ba talaga ang magwawagi sa laban nila bukas nga, second game, 12 PM. Kaya gisong kayo ang tatanungin, kayanin kaya ng F2 ang Petrogas? At makabawi na sila sa mga past conference na tinalo sila ng Petrogas? Maging consistent pa rin ba ang pagiging new recruit at magaling na player na sina Alba at De La Cruz sa mga veterans players? I-comment na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates. Thank you!